huwag mo masyadong pakayakapi. Let us talk and grow. Welcome to PG Love. Hello guys! Welcome back to my YouTube channel, PG Love. So guys, today's video, gusto kong mag-share naman ng mga tips kung paano mo ma-overcome or maiiwasan ang ma-stress, 'di ba? Bago ang lahat, may surprise ako sa inyo, guys. So, ta-da! So, PG Love is in merch. Nasa? So, ayan. Nasa damit na ang PG Love. So, yan. Sa mga viewers natin dyan na gusto mag-avail, message nyo ako. Ang pag-uusapan natin ngayong araw na to ay tungkol sa kung paano mo mo-overcome at kung paano mo maiiwasan ang ma-stress. Ikaw ba ay stress? Sa ngayon? Ako kasi ngayon ay hindi stress, ba? Diba? As you can see naman ay mukha akong masaya, ba? Diba? So gusto kong magbigay ng mga tips and mga pwedeng gawin, 'di ba? Kung paano natin maiwasan yung maiwasan na mas fresh sa buhay sa araw-araw, 'di ba? So, bago 'yon, gusto kong ibigay kung ano yung mga dahilan. Ano yung mga dahilan? Bakit nga ba tayo may stress, 'di ba? Possible kasi guys, sa akin kapag wala kang pera. Tama? So, kapag kapos ka, and yun yan, sa poverty, diba? Lalo na ngayon. Diba parang nagiging cause yun ng stress? So, yun, walang pera, kakapusan. Tapos, pwede sa pamilya. Tapos, diba kapag may sigalot sa pamilya, away, diba? Or tampuhan, na-stress ka na agad, diba? And then, patatlo, relationship sa love life, yung sa mga kabataan or sa ang tawag doon sa marriage, 'di ba? Yung mga hindi maganda yung samahan ng mag-asawa. Ano pa ba ang stress? Kapag na-stress ka sa school, 'di ba? Ayan. So 'di ba, guys, kapag stress ka sa school, 'di ba, yung halimbawa may mga isasubmit or may exam, 'di ba? Parang nakakaramdam ka ng parang I want to pumunta ng CR na ba? Ayun. Yung pala, isang sinyalis din na stress ka na. Ako before, parang bigla akong gusto kong mag-CR ngayon. I want to pee. Parang ganun. Tapos, nanlalamig ako pag na-stress din ako or diba, nang hina yung katawan mo. So, ayun, yung mga sinyalis. Tapos, ang mga pwede mong gawin para maiwasan ang stress sa buhay, 'di ba? Stress sa buhay. So, syempre ang una, let go and let God, 'di ba? I-let go mo na ang lahat ng kung anong nakakapagpa-stress sa iyo and bigay mo 'yun sa Panginoon. Kasi ang Lord naman ay handa ka laging tulungan, 'di ba? And sabi nga ay ano nga 'yon? If God is for us, who can be against us? So, hindi mo kailangang ma-stress sa mga bagay-bagay. Normal lang makaramdam, pero huwag mong masyadong pakaramdam. O, diba? Sa akin kasi, kapag nakakaramdam ako ng stress, pihinga ako ng dahan-dahan. And then, ayan, let go. So, yun, humihinga ako and then, nag-iisip ako ng mga magagandang bagay and magagandang bagay na nangyari sa akin. Nag-iisip ako ng mga senaryo na yung mga magagandang lugar na pwede kong puntahan. Nag-imagination. Para lang mawala yung isip mo dun sa yung focus mo dun sa nakapapastress sa'yo, diba? Tapos,
syempre kakain ka ng mga masusustansyang pagkain, masusustansyang kagaya ng prutas, ng gulay, mga omega 3, yan. And, yun nga, ang the best talaga is let go and let God. Ibigay mo yan sa Panginoon and hindi mo na nararamdaman na unti-unti ay nawawala na yung stress mo. Parang gumagaan na yung pakiramdam mo. So, ayun lang guys. Ayun yung mga tips, diba? And senyales para ikaw ay para malaman mo na ikaw ay stress and para maiwasan mo din ang ma-stress sa buhay. Kasi nga, diba, sabi ay ang Lord ay lagi kang sasamahan and mag-iwan din akong Bible verse sa Matthew 11:28, diba? Ang kapahingahan ay matatagpuan natin sa ating Lord. So, lumapit tayo sa Kanya. And ayun, tayo pagpapahingahin niya. So, ayun lang guys. Stay connected with Jesus Christ. God bless! Be strong and courageous. Thank you for watching!